Hello everyone! Andito na po si Inday Kuning. Magluluto po ako ng fish stick. Isdang stick na para siyang bangus. Ang pangalan dito sa France ay bah. Lubah. Ang pangalan ng isda ay lubah. And then, ito na po yung mga ingredients. Ipapakita ko na po sa inyo mga ingredients. Ayan. So, ito po yung ingredients. Isda na parang bangus sa atin. Ang tawag nito sa France ay bar. So, minarinate ko po yan ng isang oras sa toyo, calamansi, bell pepper. So, yan. Okay na po siya. I-strain na po natin siya. Then, ito rin po yung onion rings, kinat ko po ng pabilog, and laging ko po ng sitaw kasi gusto ko may gulay. So usually ang fish stick walang gulay, so ako po lalagyan ko ng gulay, and then bawang, and then ito pa yung isang ingredient, optional lang po yung gulay at saka sili. So mahilig po ako sa sili, and then may gulay. So, may pepper din, and then may tubig po. Ayan. So, yan po ang ingredients ng ating lulutuin. So, ngayon po, mag-umpisa na po tayong magluto ng fish stick. Ayan. So, magluto na po tayo ng fish stick. Okay? So, una po, magpiprito po tayo ng manok. Ng isda. So, magpiprito po tayong isda. So, i-strainer po muna natin to. Para i-strainer po muna natin. Ayan. Strainer natin. Pato. Kasi yung sauce, para hindi siya magtilamsi. So, pag magpa-fry po ako nito, papagulungin ko po sa, ang sauce po, i-ano natin yan, siset aside po natin yung sauce. So, lagyan natin po dito sa maliit na lalagyan para may space po tayo dito. So, ayan. So, lagyan natin ng tubig, kunti, para masaid yung sauce niya. So, yan. So, ito na po. Tayo magpiprito po ngayon ng dahan-dahan. So, ayan. Lagyan natin dyan. Kuha tayo ng harina. Ayan, kuha po tayo ng harina para pagulong-gulong yung isda para hindi magtira. So, ayan po. Kuha tayo ng harina. Teka lang. Sila. Saka pa pala, harina pa pala yung ingredients niya. Optional lang po yun. Kung gusto nyong huwag magharina, okay lang po yun. Pero si Inday, nagagamit po ng harina pag nagpa-fry siya. Pag nagpa-fry po ng isda. So, nilutin lang po natin yan ng... So, ayan. Huwag natin lagyan ng ano. So, ayan. Papagulong-gulongin po na natin yung isda. So, ayan. So, hawakan natin. So, ayan. Kasi para hindi magtilamsik. So, ayan. Painitin natin yung ano. Hindi pa mainit yung mantika. Painitin po natin. So, ayan. Lagay natin dito. Tuyo naman. So, para magpaprito na lang tayo. Ulam po namin ito bukas ng tanghalian. So, nagluluto po kasi ako ng before sleeping. Kasi wala na po akong time magluto. Pag lunch break namin, wala po akong time magluto. So, kaya nagluto po ako ng before, bago kami matulog. Kasi ayaw ni Inday ng mga instant na kakainin. Dahil ang mga kalahit niya, ganun. Tama nang kumain ng sandwich, hindi naman sila kumakain ng what is that? Hindi sila kumakain ng kaya ko na mahilig magluto. So, nagluto din sila. Ang iba naman,
Siguro magluluto. So ayan, tayo po ay mag so mainit na, pwede na po nating ilagay yung fish. Ayan, dahan-dahan po natin yung i-fry. Ayan, so 4 minutes lang po yan. Ayan, huwag nating, dapat pa nagpito kayo yung may place. Hindi maganda yung magpito kayo ng dikit-dikit. Kasi, hindi maganda. Para magandang pagkaprito, diba? Ayan, hindi muna tayo sa inday. Papakita ko sa inyo kung dito si Inday ng fish stick. Ayan, so papakita ko po sa inyo kung ano ng itsura. Ayan, so yan na po ang aming so ayan. Ayan, itutuloy lang po natin yan ng hanggang matapos. Ayan, and then baliktarin na po natin. Ayan, o diba, nakita nyo. Pwede kayong magprito kahit anong pinirito. Again, yung hari na hindi yan magtitilamsik. Yan ang sekreto niyan. So, guys. So, ayan po yung pangalawang salang natin. So, ganyan po ang itsura niyan. Huwag namang sunog. Basta maluto siya. 4 minutes lang po yan. So, ganyan lang po. Ayan po. Tapos na tayo magprito. Ngayon po, magpapry na po tayo. Ito na po yung piniritong isda. Tapos na po siya. And then, pwede nyo pong gamitin yung mantika na pinagprituhan nyo dun sa gigisa. So, dito na po tayo magigisa. Okay. Ayan. So, magigisa na po tayo ng bawang. Ayan. Ayan. Gisa tayo ng bawang. So, ayan po. Magigisa na po tayo para sa sauce. So, ayan. Ayan. Wag naman brown na brown. Wag sunog ang ayan, bawang. Ayan. Kunting sibuyas muna para sa panggisa. Ayan. Ayan. Sariling recipe ko po ito ng fish stick. Fish stick. So, ayan. So, dito na po tayo maglalagay ng sitaw kasi maglalagay po ng gulay. So, optional lang po ang gulay para may gulay kami. Masarap kumain ng gulay. So, ang fish stick walang gulay. So, ako maglalagay ako ng gulay. So, ayan. Hinutayin lang po natin yan na dahan-dahan. Ayan. Lagay na po natin yung sauce na minarinate na po natin. So, lalagyan natin ng tubig, kunting tubig. Kasi, para maano yung alat. So, kunti lang po. Lagyan pa natin ng kunting tubig. Kasi gusto ng asawa kong may sabaw. So, ayan. So, lagyan natin na po natin ng paminta. Paminta ulit. So, ayan. Para lalo pong masarap, lagyan po natin ng liquid seasoning aroma maggi sabor. Optional din po ito. Kung wala po kayo niyan, okay lang po. So, hindi po tayo maglalagay ng suka dito. Kalamansi po ang, ay lemon po ang nilagay ko. Yummy. So, lagyan natin ng konting asin. Pampatimpla. Ayan, konting asin lang. Asin. Kasi may toyo na. So, hintayin po natin maluto yung magkulo siya. Pag kumulo na po siya, lalagyan natin yung isda. Okay. And then, we will put now the chili. Ayan din ang chili. Para masarap. Para mabango. So, hindi ko po gagayatin kasi maanghang masyado. May mainit ang panahon. Sama ko baka hindi kumain pag maanghang masyado.
So ayan, ang sarap, 'di ba? So ayan, hintayin po natin kumulo siya. So ayan po, kumulo na siya and then pinakulang ko po siya ng 5 minutes. So ngayon po ay lalagyan na natin po yung isda. Harap. So lagyan na po natin yung isda na pinarito. Ayan. Ayan. Init. Yung pinarito lagyan na po natin. Ayan. Kinamay na ni Inde. Malinis naman ang kamay niya. So ayan. Lagyan natin yung sauce. Ayan. So ayan po. Call natin uli. So balik tarin natin. Kasi para may ano siya. Ano ng sauce. Kalagyan natin sa ibang. Ayan. Ayan ang fish stick ni Inday. O, diba? Sandali lang pala magluto nito. First time ko lang po kasi magluto. Ayan. Sariling stick ko yan. So, nakita ko sa YouTube. Pero nilagyan ko lang ng sitaw at saka sili. So, pwede naman dagdagan. So, ayan. So, ngayon, lalagyan natin yung sibuyas sa ibabaw. Then, after 3 minutes, bubuksan natin, luto na po yan. So, ayan. So, wala akong pulang sibuyas. Pwede na yung puti. So, ayan. Ang sarap. So, ayan. Yummy. Ayan, so wapakulan po natin yan ng after 3 minutes, babalik po tayo. Ayan, buksan na po natin. Ayan, luto na po ang fish stick ni Kuning. Ayan. So yummy. Ayan. Sarap. Tapos masarap po, diba? Ayan. Ayan, luto na ang steak ni Kuning. Fish steak po yan. Ayan. Salamat po sa mga nanonood ng YouTube channel ko, sa mga vlogs ko po. Ayan, okay na po yung niluto ko fish steak. Kaya lang po, lagyan ko ng gulay kasi gusto ko may gulay. Then, I put chili also and vegetables. May sitaw po yan. Sitaw sa kasin ang utsyon dyan. So, ayan. Bukas po namin yan kakainin ng tanghalian. Pagka lunch break namin ng ni Indoy. Ni Honey Indoy ko. Ayan. Thank you. Please subscribe my YouTube channel and watch all my videos. And please like and share. Thank you. Mwah.